Mga Karaos, good morning. Ayan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Welcome back po muli dito sa aming channel. Ayan, bali April 17 ngayon. April 17, araw ng Miyerkules. So ipagpapatuloy po natin yung ating mga ongoing project dito sa Lumina. Ayan, meron po tayo rito ng overall paint sa phase 1. Nandiyan po si Kuya Dindo at si Jamil. Ayan, pumasok po sila. Tapos sa phase 6 naman si Kuya Richard. Tuloy lang po doon yung ating tiling works. Tapos sa project natin dito sa phase 3, yung excavation pa rin. Yan, may mga paparating na materials ngayon. Tapos dito rin sa phase 3, finishing carpentry at saka yung preparation para sa mga toilet and bathroom. At saka sa Metrobuild. So ayan, yung project natin sa Metrobuild, tuloy-tuloy lang po yung ongoing po natin doon. Bali, ngayon, samahan niyo po muli kami ngayong araw na to. And enjoy watching po. And let's go. Yan, gusto ko lang i-share itong owner pala natin yung sasakyan. Simula na nabili ko to, hindi ko pa napapalitan yung ano nito, yung clutch lining. Baka ma-surrender po natin to sa talyer dito sa may tapat ng Vista Mall. Meron akong nararamdaman na ano, kapag ka inaapakan ko yung ano niya, silinyador, mahina na po yung hatak. Itong buong araw gagamitin pa rin natin itong sasakyan natin para maikutan po yung mga project natin. Tapos ha, ngayon, si e-bike muna yung gamit natin. Napunta muna ako ng hardware. Meron lang tayong konting bibilhin para dun sa project natin sa phase 3. Yan, medyo maaga pa naman. Babalik ako rito sa bahay. Yan, naliligo pa si Mrs. Yan, unahin ko muna yung malapit. Galing na tayo rito sa hardware. Yung binili natin para sa gagawin nila Master Jojo sa phase 3. Yeah, may stick well na doon pero nagdagdag ako ng 3 litro pa pero feeling ko kukulangin pa to. Mga finishing nail at saka black screw. Yan, bali 1,090 pesos yung binili natin dito. Ayan, sa phase 1 tayo. Bali yung wall cladding dito, kulay black po yung lining ng kulay niya. Ayan yung gusto ni Ma'am. Good morning muna, Jamil. Good morning. Good morning! Okay, Dindo, good morning pa. Good morning! Katamaga! Ayan na narito, linis. Tapos yung cornisa na, ano kaya? May pintarahan na. Sage green. Abot na yung mga pinto mamaya dyan ng mga Sige ha, ng mga kabinet. Kabinet. Sige. Surat, okay na yan. Itapos na rin yung mga. Ayun. Ayan, maluwag na. Kasi yan, nagagamit na lahat ng materials. Sa pastry na tayo. Yeah, shoutout nga po pala kay Ma'am, yung mama po ni Ma'am na nagpapagawa sa amin. Ay si Louie, good morning. Good morning. Ayan, yung mga tiles na binili po natin sa Wilcon nung kasama natin si Master Batang. Ayan, binababa na po nila rito. Ayan, mga additional na materials pa rito sa pagbuo po ng carpentry. Bali, pako, common nail, dos at tres, tapos sa finishing nail para sa mga liston. Uno lang. Yan na. Stick wheel at saka additional na black screw. Yan, nag-additional tayo ng black screw. Tingnan natin kung kakasya to. Kasi nung nakita ko yung layout ng loob ng ano, loob ng cabinet sa taas, medyo madami. May ibang gamit naman si Ma'am pa dito na magamit natin. Yan, may stick wheel din sa rito. Ah, may dadaan? Yes, sir. Si Master Jojo, good morning. Good morning. May dadaan? Yes. Pinag-usapan na namin dito yung mga gagawin. Yung plano na gagawin po sa taas. Bali, yung stick well natin, baka marami yung gamitin natin ito. Marami yung mga gamit natin ito. Tapos yung adhesive naman, meron pa. Simento, meron. Tapos sa unti-unti natin kukumpletuhin yung mga kailangan pa rito. Yung mga tiles na para pa sa mga back-to-back ng wall, yeah, wala pa po tayo. Pero yung ibang tiles na mga critical na binili natin noon sa Wilcon at saka sa All Home, yeah, meron na. Pati yung pang-accent. Bali, ito ihuhuli na lang to ni Ma'am. Tapos huli na rin po yung dyan sa bandang likod nila. Saka yung wall-plated panel. Ito
na nga po pala yung mga nagawa nila kahapon dito. Bale, ito, may cornisa rin to, pero hindi mo na malalagyan yan. Yan, nakakornisa na rin to. Tsaka dito sa loob ng kwarto. Dito din, na meron na. Bale, ito mauhuli. Kailangan kasi yung built-in cabinet. Bale, taas baba kasi yan. Yan. From floor to ceiling. Yan. Tapos dito, ang gagamitin po namin na kahoy dito, mga 1x2. Itong design na to. Mga 1x2 po siya. Ang kinuha na lang namin na kapal po ng ating cabinet dito, yung sa closet, 45 cm, right? Simula rito, dito. Minsan kasi yung closet 50 cm yan eh. Yun nga lang, alahanin pa rin natin yung ano, yung cortina, yung curtain rod, baka tumama na dun sa cabinet. So ito muna yung asikasuhin nila rito. So finishing carpentry. Yan, tapos ako kukumpletuhin po natin yung mga kailangan naman po na tiles dito. Yan yung tiles na yan para sa ano to, sa first floor na toilet and bath. Yan yung binili naman natin sa Wilcon, yan para dito yon. Yan ang asikasuhin ko yon dito at saka yun dyan sa may bandang bintana. So yung pinaka flooring, yan ihuli na lang natin kasi yung flooring nito nagagamitin na to sa tsaka dun sa toilet and bath ay magkapareha. Yan, sa basics tayo. Dito uli si Kuya Richard. Good morning po. Good morning. Yan, itutuloy lang po yung pag-install ng tiles dito. Alos na kompleto na. Tsaka si Kuya Boy. Good morning, Kuya Boy. Bali, bumisita lang kami ni Kuya Boy dito dahil kailangan niya kompletuhin yung mga breaker dito. Switch and outlet. Yan, nilista na po namin. Tara, Kuya. Tayo sa phase 4. Dito naman sa phase 4. Bali, rito kahapon, nung iniwanan namin, sobrang daming tambak. Ayan, napahakot na po natin to kahapon. Tapos may dumating na hollow blocks. So sa ngayon, medyo malayo nga talaga yung buhangin at saka graba doon na muna. Ayan, sakto lang naman kasi dito nga may bumibisita rito yung may-ari. Ayan, napuna niya po yung mga, ano, yung mga tambak namin. Yan, dito na uli si Kuya Boy, siya yung steel man natin dito. Mga hollow blocks nandito. Ayan, si Ricky. Ricky, good morning. Good morning. Tsaka si Chichi, good morning Chi. Good morning boss, good morning si Barco. So, ano sitwasyon natin dito. Yan, tinibag na. Yan, tinibag na. Tapos ito, nag-uumpisa na sila ng hukay. Bali, ang ano natin dito, ang mga bonggalo, ang ginagawa namin sa bonggalo, ang ano niya, ang squareness ng puting niya, ano po, 60. Yan, 60. Tapos ang lalim naman po isa 80. Tapos yung wall puting naman is 40. Yan, centimeter po yun, 40 cm. Nakahuli ka ng ahas dito? Dalawa. Buti. Ulo agad, ulo. Ah. Ulo. Ano yun, sawa o cobra sa tingin mo? Parang cobra? Cobra, no? Pag malaki yung ulo. O nga, kasi dinatnan nga natin to, madamo. Madamo nga. So ayan, medyo malinis na. Ayan. Rick, yung ganyan ilalabas natin. Doon na lang sa... Ah, sa gilid, oo. Yan, para pag nagpa-inspect sila, walang ganyan. Walang problema. Papabalikin din. Baka papabalikin tayo yan. Yan, yung ganyan po yung tinutukoy ko. Kailangan po lupa, malinis. Tiningnan ng mga engineer. Yan, halos sa kompleto naman tayo rito. Alambre. May pang waterproofing na. Yung pamoste natin, baka kulang pa. Yan, kukunin ko pa yung iba sa phase 6. Tapos lahat ng magagamit namin dito, na pinagbaklasan, dadaling ko dun sa phase 3. Yan, bigay na natin yung kay client owner. Yan, bali sila po muna dito. Kapag mabili namin yung breaker, atibili namin si Kuya Boy Puro. Mabuti, kinuha ka agad, no, yung panambak. Lumuwag-luwag. Yung pagdating na ito, lalaos. Wala na. Kaya sa kukuya ilalagay yung dami, no? Hindi ko lang alam po, Kuya Boy, kung nagpabagsak muli doon. Naalala niyo po ba yung nagpagawa si Master Batang? Malaki na po yung improve nung likod nila. Hindi na natin nabibidyoan.
sa mga project ko kasi namin, kapag may mga excavation kami, doon namin pinapadiretso kila Master Batang yung panambak. Yan, para matambakan. Pero ngayon doon, sa pinagagawa niya sa bakod niya, konti na lang. Konti na lang yung poplorigan, pero nangangailangan pa ng medyo maraming panambak pa para matapos. Yan, Metroville naman tayo. Yan, tara. Dito naman kami sa Metroville. Dala ko yung blower. Yan, bali yung may iwan po rin. Bali may iwan po dito, nagagawa sila na rin po yung mag-install ng tiles sa second floor. Malaki na ano sir, ilaw. Malaki yung ilaw? Eh para CR? Hindi, para dyan o. Baka tamaan yung cabinet natin, sinukat nyo yung cabinet. Kumuha na ako ng ano rito, 35. O, wag na muna yan. Wag laki muna. Laki, ito yung gitna eh. Oo. Pangsala yan. Yan kasi dito kasi mga karosang kinukuha namin yung cabinet pa, minaminus pa namin yan dyan. Yan kaya nandyan yung excess pa, napansin nyo kasi nakaano na po yan, nakaiwas na sa cabinet. Ang cabinet po minsan ay nasa 35 or 40 cm sa overhead. Malapad masyado. Ayan. Bali, pakitabi muna. Na-check nyo na yung ilaw kung ano, kung apat or tatlo lang talaga. Tatlo lang set, pare-parehas. Tatlo lang talaga, no? Ayan. Bakit dito? Eh, meron dyan sa living area. Pero, yan, pwedeng gamitin sa kwarto, sa taas. Pwede. Isa rito, tapos dalawang kwarto sa taas. Mapatid ka sa wire. Halos, okay na. Yan, si Adonis, good morning muna. Good morning. Yan, tsaka si Bilo, good morning. Good morning. Yan, nagkikisami na sila rito. Yung ano nga pala, wala pa yan, no? Pero may gamit na tayo. Kulang yung tubo, sir, detres. Detres, kulang. Hmm. Yun dito sa labas, gamitin nyo yun. Alin eh. 40, naka 90 yun eh. Elbow. Elbow. Ah, elbow ang kulang, hindi tubo. Elbow. Elbow. Yung para sa, ano, pag-alunan natin. Ah, sige, sige. Yan, naiyabol na lang natin. Iwan ko to rito, ha? Iwan ko na to dito para sa taas pag nag-tiles kayo. Tara, tingnan natin dito. Ayan, napaka-heavy blower po kasi yan. Tapos yung mga window glass pala, in-applyan na po nila ng tawag dito, epoxy primer. Tapos unti-unti na sila naglalagay ng masilya. Yan yung masilya na nila yung dugtungan. Tapos ito, unti-unti na rin po namin tinitibag to. Ayan, pag tinibag po namin to, may allowance. So, kinuha namin yung final na sukat ni client owner regarding doon sa window type na aircon. Tapos may allowance yan, tigwa 1 cm. Ito na yung lalagay na pala sila ng air vent. Yung air vent. Yung sa exhaust, sa range hood. Tapos yung doon naman sa CR, sa exhaust fan din isa. Check natin yung ano, yung ilaw. Eh, ito nga po pala yung mga pailaw na in-order ni sir sa online. Ito yung, alin yung box niya? Ito yung box niya. Akala namin yung isa niyan, dalawa lamang, pero nalantan. Yung isa na nasa baba, isa yon. Oo, tapos ito yung dalawa. Oo nga, tatlo na. Tatlo nga lang, naalala mo, no? Tatlo lang talaga dumating. Oo. Okay. Babalik kami ni Mrs. dito. Yan, nabitin dun sa elbow, tapos kailangan din ng electrical tape. Wala ka na dyan, stock? Wala na, stock dito. Yan, ang kontrata po pala namin dyan, labor and materials. Yan, sakto lang po yung gamit natin, hindi masyadong sobra. Yan, para ma-maximize po natin yung pondo. Yan, yung budget cross. Tapos marami pa tayong bibilhin dyan. Tiles sa toilet and bathroom, tiles sa kitchen, yun na lang, at saka dun sa bar counter, yun na lang ang hindi pa natin nabibili, pero the rest meron na. Tsaka yung tiles pala sa footstep and riser, yan, yun din para sa hagdan ng backyard. After lang namin dito, dediretso na kami ng tile center dito sa City Mini Home Depot sa Paradaan. Bibili naman natin yung kulang na tiles doon para sa ginagawa ni Louie at saka ni Master Jojo.
So may toilet and bathroom. Okay. Sana hindi magkaroon ng problema yung owner. You know. Bumalik-balik kami sa Metroville. Ayan yung electrical tape lang and elbow na additional. Nasa dediretso na po kami sa tile center. Ayan na. Okay na. Okay na. Tara. Dito kami ni Macy's sa may 7-Eleven. The old type favorite. Pag ano lang ito, paglabas lang na Metroville. Yan na na tayo. Ano ba ito? Almusal tanghalian na. Almusal tanghalian na rienda. Mag-alas 11 na. Okay naman. Churi ka na. Thank you po. Churi. Tama po eh. Dito sa ice cream nila, dito pa ako pinapresto. Wala nga din, kumakain din sa kapila. Ano sa'yo? Ito sa'yo, diba? Topo, tsaka sisig. Topo, sisig. Yempo. Ano yan? Yempo. Okay na ito, para konti lang yung rice. Wow, usok ah. Takal lang. Yan, kain po muna tayo mga karawas. Pananghalian, merienda na ito. Okay na kami rito, nagmadali kami ni Mrs. Kasi magka-alas 11 na. Init pa naman ng pagkain. Kain marino. Kain na mabilisan lang. Kain sandali. Siguro mga 2 minutes lang yata kami kumain. Dahil abutan na naman kami ng lunch break. Yan na. Yan, dumaan na rin kami dito kila Tatay Sinon. Papakot natin yung problema doon sa owner. Kapag makaluwag-luwag mamaya, iiwan natin. Anong dito. Ilang litro ilalagay natin na gear oil? 2 litro. Ayun yung owner. Tanghali na rin naman bago kami dumiretso ng paradahan doon sa tile center. Para isang balikan na lang kami rito. Ah, may kalog na cross joint. May kalog ha, Jay? Cross joint. Di ba kakapalit nyo lang yan noong nakaraan? Isa lang yata. Oo, isa lang. Oh, ito na may isa bumigay. Kaya pa ba? Ito, okay itong isa. Ito yung bagong palit. Ah, yung sa kabila. Ito yung luma pa, oh. Isang cross joint lang. Ah, sige. Eh, magkano inabot? Yan lang. Ayat. 8,500. Oo, oo. Ulit ko ulit, ha. 0. 1. 5. 11. Thank you, Daya. Mamaya na lang, ha. Tama. Ayan, iiwan natin dito mamaya yung owner. Alauna. O, alas 2. Yan. Yan baboy, ano lahat? 8,600. Oh. Eh, kailangan talaga clutch lining. Tapos may mga nakita. Tapos mga gear oil. Yan, kailangan natin paayos to kasi pagtrabaho. Nag-down tayo ng 5,000. May balance pa na 3,600. Sa hardware store naman tayo ni Ma'am Melanie. Nandito na tayo sa paradaan. Yan, kanina bumili pala akong concrete nail. Kailangan nila Master Jojo to. Number 2. Tapos bumili na rin ako para dun sa physics sa inyong mga breaker. Tapos yung binili ko naman dito para sa ginagawa nila Master Jojo, yung hydraulic hinges. Yan, bali 8 pares. 720. Yan. Sana ulit tayo sa City Mini Home Depot. Yan. Bali yung pinuntahan natin dito, tiles para sa pastry sana. Kaso nga lang, may mga on hand pala si client doon, nandun lang sa kabilang bahay nila. Tapos yung ibang tiles naman po ay nabili pala nila sa sa All Home. So hindi naman nasayang yung punta natin dito dahil binili na natin halos lahat. Yung tiles naman nagagamitin sa Metroville. Okay, ito. Yan. 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 Yan yung sample. So eh, bali nung nakaraan nagpunta si sir dito at nakapamili na siya. Bali ito, dinouble check ko na. Bali ito, dinouble check ko na lang. Bali ayos naman po lahat na napili niya according doon sa area ng paglalagyan. Ito kinukompute na lang, babayaran natin. Then ipapadeliver na po agad natin. Yan, bali ang wala na lang dito is yung sa tiles para sa footstep and riser ng ating hagdanan. Yun na lang ang hindi pa natin nabibili. Okay na tayo rito, bali yung sa
ginamit pala sa toilet and bath na tiles, yun din yung gagamitin sa hagdanan. Yun nga lang, naubusan tayo ng pera. Hindi pa naman kailangan yan. Pag gano'n na lang, kapag kailangan na yung tiles, babalik na lang tayo rito. Ay, para... Diretso na tayo ng ano yata nito. Saba tayo ni diretso. Metroville? Ay, ano? Oh, kasi alauna na eh. At tagal ho namin dito kasi kausap din natin yung dalawang client owner natin. Pamili ng mga tiles. Hindi dito yun sa ano, bracket. Bracket ng e-bike? Oo. Oo nga pala. Tara, daanan natin. Yun nga lang, hindi natin dala yung e-bike eh. Ako na magkakabit, no? Kaya ba ikabit yan? Oo. Yan, dito ko pinagawa yung sa bracket ng e-bike. Nagpasadya tayo ng stainless dyan. Siguro kahit ako na magkabit, kunin na natin. Pagka mali yung sukat, babalik ko na lang. Dito lang ako. Ah, sige, dito ka muna. Ayan, naka e-bike tayo ngayon kasi sinarender na natin yung owner doon kila tatay. Yan, mga kailangan nila rito. Ya! Yung concealed hinges tsaka yung concrete nail. Yan. Alright. Tara. Ayan mga karosa, magbibigay na tayo ng final update. Kinuha ko na tong e-bike. So ito na muna yung gagamitin natin hanggang bukas ng umaga. Yung owner natin, baka matapos po yun tanghali or bandang hapon makuha na natin. Pero kung makukuha natin ng mas maaga, mas maganda. Ay grabe, sobrang init. Punta lang ako ng hardware dito sa malapit. Bibili lang ako ng masking tape para dun sa ginagawa nila Kuya Dindo. Let's go. Okay na po tayo rito sa hardware. Phase 1 tayo. Tara. Dito na tayo. Grabe tong row house na to. Kakaiba to sa ibang mga ginawa namin dahil napakatrabaho po ng bawat area rito. Lalo na yung sa mga finishing carpentry. Ayan ah. Oh, layan muna natin. Ayan mga pintuan. Madami kasi, madami siya. Madami. Wow, ganda na lang si Iron. Ang linis na. Ang linis na rin ang gawa nila Master Batang dito. Ayan ah. Toilet and bathroom. Bawat pagpasok mo sa area, meron pang cabinet. Kaya napakatrabaho. Ito na lang. Yung gilid. Yan, may base color na yung gilid. Bali, haspin na lang. Ito naman yung gagawin niya. Kuya, yung ano may pintura? Yung ilalim? Flat wall lang. Ah, flat wall. Yan. Ito si Rick Babo ngayon po, kapag nito yung ganda lang po, wala lang po. Oo, wait lang. Linis na, oh. Kita na natin yung loob ng bahay. Para malinis. Okay, dinaanan ko lang sila dito. Binilang ko lang sila na isang masking tape. Ayan, bigay na lang tayo uli ng update dito kapag ka medyo na-improve na ng konti. Ayan, focus muna tayo doon sa ibang project. Dito tayo sa phase 4. Ayan, lagi nyo lang mapapansin yung sa meter base mayroong halaman or damo na umakyat papunta doon sa kable. Pagka nandito na yung hagdan namin, tatanggalin po namin to. Yung banner namin ng permit, ginawa muna ng panaklub ni Kuya Boy. Ay, napakainit dito. Ayun, nadagdagan na naman yung panambak natin. Hindi pa nababawasan yung graba at saka yung buhangin dito. Yan, tuloy-tuloy lang po yung rebars and stirrups na binubuo ni Kuya Boy. Sa harapan, yung poste, kabilaan lang kasi folded gate po na may apat na panel. Yun yung gagawin namin dito. Pero overall to mga karos, overall po yung renovation nito, may bubong din. Ito yung ating stirrups. So minimal lang, bali
Bali ano lang po ito, minimalist. Sabay lang po sa laki ng hollow blocks. Yung hollow blocks nasa D4. Yan, dalawang poste. Tapos dalawang poste mataas dun sa dulo sa may back extension. Yan yung parilya. Dito medyo matigas-tigas yung lupa. Ito lupa na ito ni, ano, ni client owner dito sa kabila. Bali yan na yung natural ground level. Medyo mababa itong parte ng unit na ito yung ginagawa namin. Natit ko lang kay Kuya Boy yung mga breaker na binili ko kanina sa hardware. Bali bukas ikakabit niya po yan lahat, pati yung mga switches and outlet din. Ah, tindi ng init. Dadaanan ko saglit si Kuya Richard. Titingnan ko kung may kailangan siya doon. Tara. Nandito na tayo ulit sa phase 6. Halos matatapos na ni Kuya Richard to. Ayan o. Kuya, kaya mo na rin putulin to para hindi maiwan. Kapag ka-flooring yan, putol na ito. Ay, halos matatapos na. Dito na lang. Mukhang kasya naman po lahat nung binili natin na tayos dahil medyo may mga tira pa po rito. Yan, meron pa yan dyan. Yung binili ko kaninang breaker, yan, para dito po yan. Tapos palalagyan na rin po natin ng mga switches and outlet po ito. Yan, iniintay ko na lang po si client. Bali sa Saturday, ipapinal kung dito ba yung TV console. Kasi ito yung pinaka living space or dito sa pagpasok. So kung nandito naman yung TV console, wala naman pong kaso. Yan, para maluwag pa rin po tingnan tong area na to. Yan, maluwag pa rin po yan. Para bago namin baguhin yung abang ng kable, at least nakakasana, ibig sabihin planado na. Yan, malapit na yung matapos yung tiles dito sa garahe. Yan. Dito naman tayo sa phase 3. Ayan, bigay na tayo ng final update. Bali, dumating na yung mga bakal natin dito. Bali, meron po tayong ano rito, 36 na 16mm. Ito po yung mga 16mm. Yan, yung matataba, yung malalaki. Yung gagamitin po natin yung mga 16mm na yan sa mga vertical rebars. Meron naman tayo rito na 10mm. Ayan, 120 pieces po yan. Tapos meron din tayong 12mm. Yan, 90 pieces naman. Bali, makikita nyo mga karo sa mga kabilya na nabibili natin sa hardware. Yan na kung bakit may ganito. Yan, dyan nagsisilbi po yung kapit kapag nabuhusan na. Nabuhusan na po siya ng concrete pouring. Yan. Yan dyan siya kumakapit kung bakit may ganyan. Dati, round bar lang. Round bar lang yung ginagamit noon. Yan, ngayon na imbento kaya kung bakit may spike na ganyan. Siyempre, kapag ka nabuhusan niya, mas maganda yung kapit niya. Mas matibay. So, itong mga bakal na to, lahat yan gagamitin po dito. Sa tansya ko, sana kasama na dyan yung sa pinaka-flooring. Yan, tingnan natin kung magkasya po lahat yan. 36 na 16mm, 90 na 12mm, at saka 120 pieces na 10mm. Yan para sa structural natin dito. Malalim na to. Tapos dito sinisimula na rin. Yan, malalim na rin to. Mga karawas, hanggang dito na lang po muna yung update video natin yung araw po ng Miyerkules. Makapagpabali na nga rin po pala tayo sa buong tropa. So, kita-kita na lang po sa susunod na video. Ito, paalam po muna.